ito yung mga gusto kong makita sa kandidato. Alam mo yun? Ito. O, halimbawa, itong kay Lauren Legarda, di ba, na one time. Kasi walang biro, napanood ko ito nung isang araw, yung interview niya kay Karen Davila. Nung pinanood ko to, sabi ko nga, itong Allen to, although, sabi ko nga, taga ABS-CBN to, aantayin ko pa rin yung kanyang stand pagdating ko sa ABS-CBN. Di ba, kasi kumakandidato ngayon to senador eh. Pero nung nakita ko to, sabi ko, ito yung mga may utak, ito yung mga dapat mailagay. Kasi ito, nag-file siya ng bill, one tablet, one student. Ibig sabihin, isang vitamin C. Hindi. Hindi tablet na inumin. Tablet, ibig sabihin, ang bawat estudyante kailangan mabigyan ng tablet. Tama ho yun. Dapat ganito. Dapat ganito ang plataporma. Dapat ganyan. Ayan o. Ito, papakita ko ha. Sabi dito. Ayan. Itong one tablet na finile niya, House Bill 10405, also known as One Tablet, One Student Act, magpo-provide sa public elementary and secondary student as well as student enrolled in state universities and colleges. Yes, one tablet. Alam mo yun, sabi ko nga, yan yung mga bagay na alam mong may utak yung may alam, hindi yung katulad ni Pacquiao, may hira, bigyan ko yung 1,000. Sigurado kayang 1,000 na yan, mapupunta yan sa tama? Naintindihan nyo yung ibig ko sabihin? Sa tingin mo yung 1,000 na yan? Kung ganito na lang ang mga ginagawa mo bilang senador, hindi eh. Wala kang ginawang ganito. Diba? Hindi ho, yung file na yan, matagal na ho itong na-file. Noon pa ho ito. In-urge na ngayon na magkaroon ng mga... sabi ko nga, pag kunwari naging batas to, saan kukunin yung pera? Pag tinanggal na naman yung sinasabi ni Isko Moreno na babawasan ng tax ang mga oil, saan mo kukunin na naman to? Diba? Ito yung mga magagandang bill. I really don't know Lauren Legarda, ha? Hindi ko po siya kilala, personal. Pero sabi ko nga, binabasa ko kasi yung mga ano eh. Pag tinitingnan ko, pag may maganda akong nakita, aning ko, eto maganda. Sabi ko, ang ganda eh. Kaya sana... yung mga susunod na kandidato o kung sino man, sana may mga ganito kayong file. O tama, meron kayong ganitong na file na bill. Bilang kongresista kayo, senador kayo, anong nagawa ninyo? Yan nga, sabi nga ni Sir Randall, doable. Team 4KV, maraming salamat po ha, salamat. At Rachel Go, watching from Yokohama, Japan, salamat po. Yan o, wow, ganyan sa Canada, wifi naman sa kanila every student. Oo nga eh. Actually, sana nga magkaroon pa tayo ng bill na kailangan ng LGU maglagay ng mga wifi spot sa bawat barangay. Yung mga ganong bill na doable, at the same time, di ba, may utak, may gamit. Hindi yung kung ano-ano, di, basta, bigay tayo mahirap. Hindi, huwag naman po tayo maano, huwag po kayo masasaktan kayong mga nabibigyan. Marami po sa atin nabibigyan. Yung iba, tama naman ginagamit nila. Pangkain, pangulam, pangkanin. Pero marami rin naman ho, ginagamit sa Tong Eats, ginagamit sa Red Horse, ginagamit sa talpakan. Kasi nga, pera. Diba? Hindi katulad ng ganito. Yan ang trabaho nyo. Iyan na yung tanong ko eh. Tanong ko yan kay Isko. Isko, mayor ka eh. Kahit pa paano, hawak mo yung mga councilor. Kamusta ho ba yung mga estudyante nyo ho dyan? Kasi may mga nakita ko, nagbigay sila ng mga tablet-tablet. Okay. Pero lahat ho ba nabigyan o hindi? Yan ho'y sanang magandang ipagmalaki kesa yung, hindi, basta babawasan ko yung tax ng oil, ganyan-ganyan. Ikaw, Pacquiao, ang tagal mo ng senador, ang tagal mo ng kongresista. May nagawa kang ganyang bill? Kung wala, shut up ka na lang. Diyan ka na lang sa... magbo-boxing. Ha? How I wish, ha? Ma-interview natin si Madam Lauren. Kasi alam mo, isa pang gusto-gusto ko dito kay Madam Lauren. Ano siya? Mahilig siya sa garden-garden. Napanood ko kasi yung ano niya. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng ganyan, garden-garden. Tapos yung kukuha ka lang ng okra, kukuha ka lang ng mga malunggay, tapos lulutuin mo na. Kung meron nung nanonood dito na may kakilala kay Madam Lauren Legarda, gusto ko siya ma-interview doon sa garden niya, tapos pipitik na rin ako ng mga okra. Okra, at saka dami niyang gulay-gulay doon. Pwede makapitik na rin ako para hindi naman masira yung tiyang ko sa mga luma ko ng gulay. Nananawagan ako kung meron, gusto ko siya ma-interview. Ha? Hindi,
kasi alam mo isang gusto ko pa dito. Sorry ha, wag ko kayo magagalit ha. Gustong-gusto ko sa kanya kasi yung pagiging environmentalist niya. Alam mo, ito walang biro ito. Yan ang magiging problema natin. Alam niyo yung mga napapanood niyo sa Netflix, yung mga movies na kung saan eh wala nang halahalaman, yung mga future. Posible ho tayo maging ganun. Kasi yo, basta aralin niyo. Alam niyo ba ang pinaka nakakasira ng ating kalikasan ay yung pagpatay ho sa mga animal. Honestly, yung pagkain ho ng mga ayoko na makipagtalo diyan pero sawian sa mga pinaglalaban ng mga nagvi-vegan ho. Kasi masisira na masisira ang ating nature. Kaya sana ho magkaroon talaga tayo ng namimiss ko kasi si ano eh. Honestly, namimiss ko po si Madam Gina Lopez. Nakasama ko po yung si Madam Gina Lopez. Grabe ho ang passion nun pagdating sa environment. At alam nyo, walang biro ah, nakita ko yun kay Madam Loren. Kahit pa ano sabihin nila, sana lang Madam Loren, pagdating mo sa ABS-CBN, huwag nyo hong kampihan. I mean, huwag ho sana. Pag hindi nyo kinampihan yan, ay sabi ko sa inyo, ako magiging campaign manager ninyo. Kasi yung ibang mga plataforma ni Madam Loren, gustong-gusto ko eh. Yung pagiging environmentalist niya. Environmentalist po kasi ko eh. Ayoko po nung maraming, kaya nga naiinis ako sa face shield eh. Ito walang biro ito ha. Halimbawa yung mask. Ako iniipon ko yung mask eh, yung ano, hindi ko tinatapon sa basurahan yun kasi nga, contaminated yun, dapat nakahiwala yan, nakalagay sa yelong supot. Alam niyo naman ng yelo, pag yelo, blok. Pag yelo, ano yan, toxic yan. Dapat nakalagay yan sa yelong supot. Kasi imagine niyo na lang, lahat ng Pilipino naka-face mask. O, saan itatapon yan? Face shield, yung plastic na nabibili. Saan mo itatapon yan? Ito nga eh, ito pa ang the worst. Ito walang biro to, the worst to ha. Sa Pilipinas, grabe yung sachet. Sa ibang bansa, uso na yung refillable na lang eh. Sa atin, hindi. Uso pa yung sachet. Puro plastic ko yan. Baka magulat na lang ho tayo one time. Na sobrang punong-puno na ang kadagatan natin ng ano, plastic. Eh pro-ABS nga si Loren Banatbay, relax lang, tanong muna natin. Alamin muna natin. Kayo naman, wag naman tayo mapangusga. Kailangan nung maging bukas tayo. Hindi porket, kasi alam mo, marami pong ano eh, marami yung taga-ABS-CBN, dating taga-ABS-CBN, na ngayon, hindi sila pabor sa ABS-CBN. Alamin natin. Tanungin natin. Wait po tayo, wait. Ayun naman, nakita nyo, Loren Legarda, taga-ABS-CBN. Itawag ko sa ganyan, sarado, easy. Easy lang.